Mga ka-taxpayer kong mahal, peace, peace, and peace. Ah, napakaganda ho ng ating ile-lecture sa inyo. Ito ho ay yung natutunan ko at gusto kong i-share sa inyo yung mga legal tactics o tinatawag nila sa paglo-lawyer na maneuvering. So, tayong mga taxpayer ay napakadami ng karapatan. So, ina-invite ko kayo na mag-join sa binubuo kong grupo. Taxpayer ako. Na ang pag-uusapan natin ay puro kapakanan, kabutihan ng isang taxpayer. Para hindi na maulit yung corruption at harassment. Yung mga taong kinukurap kayo, bumibili sa inyo, huwag daw mag-issue ng resibo. Huwag niyong bentahan! Huwag niyong bentahan! Kasi masama yung pinagagawa sa inyo. So, pinasasalamatan ko si Helen kung narikinig sa akin si Helen niya. Maraming salamat, Helen, dito sa dokumentong pinabigay mo sa akin. Kasi maraming tao matututo dito. So, kung ready na kayo, pag-aralan ho natin itong dokumentong to. Lesson from DOJ Reso. Best practice. Sinabi kong best practice because dapat lahat ng tao ganito ginagawa eh. Dapat lahat ng tao ay vigilant. Kasi pera natin yung nilulustay, ninanakaw. Pera na tatapos, dito sa Pilipinas, napakahirap magbayad ng tax. Kaya nagpapasalamat ako kay Congressman Joey Salceda. Napakabuting tao niyan. Sana bago matapos itong pagka-presidente ng ating Presidente Duterte, maipasa na rin yung ease of paying taxes. Napakaganda nun. Kaya lang, napakadami ring butas. Pero okay lang. Magkakaroon ng ease of paying taxes. Imaginin mo, sir, magbabayad ka ng tax through GCash, registered ka ng EFPS, may penalty. May penalty. Kung di ka tarantaduhan, why nako? Kung ay, kukutusan ko sa kutukuko. Sa kukutusan ko sa kukonyatang ko yan. So, pag-aralan natin yung lesson from DOJ Reso. Sarano ano ba yung ibig sabihin ng Reso? Kumplituhin ko na. Pag sinabi nating Reso, ang ibig sabihin dun ay resolution. Ayun. Ibig sabihin, nagkaroon ho ng decision yung prosecutor. Ayan. Kung nakikita ho nyo dyan, isinulat ko ho para hindi ho kayo malilito. Ayan. So, ito ho ay tungkol ho sa isang kaso na kasama rin na naman tayo. Napakabuting BIR. Lagi akong isinasama. Hindi ako makalimutan. Very thoughtful. Pagdating kay Emelino T Maestro, very thoughtful ang BIR. Maraming salamat sa inyo, mga BIR. Lalo na dyan sa Makati. Love na love ko po kayo, mga BIR Makati. Pagpalain kayo ng poong may kapal at sana maraming blessing na dumating sa buhay nyo. Ipinalalangin ko yan. Meron ako isang nakitang taxpayer na nanalangin. Ano yung pinapanalangin ng isang taxpayer? Natawang-tawa ako. At matatawa din kayo. Ang sabi niya, sana tanggapin ng BIR yung ino-offer kong bribe. Hindi nagbibigay, hindi blessing ng Panginoon yun. Okay? So, yung papanalangin mo sa Panginoon na tanggapin ng BIR yung ino-offer mong bribe, gusto mo yung Panginoon gumawa ng kalukuhan o kasamaan, huwag naman ganun, huwag naman ganun. Ano? So, pag-aralan ho natin itong resolution ng DOJ. Ayan, ito ho yung magigiting ng mga BIR official na nagbigay ng sakit ng ulo sa isang taxpayer. Isinama pa pangalan ko kahit ako hindi involved. Ano? Ito po, yan po sila. So, ngayon, ito ho yung kaso. Ayan. Paliwanag ko lang ho yung kaso. Ito, mag-iingat ho kayo dito, ha? Lalo na ho sa section 255. Napakabigat na ano ho yan. Hindi lang kayo nakapag-supply. Ibig sabihin ho ng section 255. Hindi ho kayo nakapag-supply ng tamang information. Correct. O yung naibigay nyo incomplete. For example, yung resibo, wala hong pangalan ng inyong buyer, walang TIN, at wala hong address.
Pwede ho kayong kasuhan ng BIR using section 255. Pwede ho kayong makulong ng apat ata o anim na taon na pagkakabilanggo. So, ito ho ay pagbubunyag. I-interviewin ko rin ho si Helen later on para maipaliwanag niya ng maayos yung situation niya. At matuto ho kayo dun sa kaso na i-final ng BIR. So, i-discuss ko rin ho itong kasong ito with the help of Helen, ito hong 255. Abangan ho nyo yan. Napakagandang kaso, sir. Napakagandang kaso to yung 255 na itong kinukulayang kong to, ha? Napakagandang kaso. Ngayon, and dito ho ako. Kasama na naman ang pangalan ko, Emelino T Maestro, at ito ho si Helen. ayan ho kami dalawa. So, isang kaso lang ho yan, ha? Hindi pa nakontento BIR, kinasuhan kami ng pangalawa. Iba naman. Ito naman. Ayan. Dito, ito yung case number. Ito yung pangalawang kaso. Ayan. So, sino-sino yung kinasuhan? Si Helen uli. Nawala na ang pangalan ko. So, doon lang ako kinasuhan sa 255. At okay naman. Nasagot naman ho natin to at malakas naman ho yung kaso. Pag hindi kayo naglalagay, gusto nila maglagay kayo. So, ginagamit nila yung mga procedural policies nila para i-harass kayo. Yan ho yung situation ngayon na nangyayari sa bansa natin. At meron ho tayong solusyon dyan. Sabi ko nga, gamitin nyo lang yung Section 269 Tax Code. Pwede ho kayong lumaban. Ha? Ito ho ay pagbibigay linaw at pagbubukas mata sa mga taxpayer na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Gamitin nyo ho yung Section 269. Kung kayo ho ay kinasuhan ng BIR, dapat ho kasuhan nyo rin ng BIR. Napakadami ho ninyong pwedeng ikaso sa BIR. Papaliwanag ko lang para bago ko ituloy. Ano? Ang una nyong pwedeng ikaso sa BIR po, pwede nyo rin si, kung kinasuhan kayo ng criminal, edi kasuhan nyo rin ng criminal ang mga BIR official. Okay. Number two, pwede nyo hong kausuhan ng civil. Ibig sabihin ho ng civil, pwede kayong humingi ng damages. Nasa Republic Act ho yan ng 93935, Lateral Attrition Law. Na tayo hong mga taxpayer, pag ginawa ho tayo ng kasamaan ng mga revenue officer, pwede ho tayong humingi ng 1,000,000 pisong danyos o damages hanggang 10 million. Nasa sa inyo ho yun, kaya lang may gastos ho yun. Tutulungan ko ho kayo kasi nabumubuo ho ako ng mga grupo ng lawyers ngayon na marami hong lawyers kasi na nagsasabi na nasa government offices sila na pinapayagan daw sila na mag-practice. At ang gusto nilang pagpa-practice ay tungkol sa tax. Tama ho yan kasi marami pong hanap buhay sa tax at napakalaki ho ng market sa tax. Ang dapat ho ninyong isipin lang dito mga kasama kong katax, mga ka-taxpayer kong lawyers, ang ipaglalaban nyo rito ay yung mga maliliit na tao. Okay, hindi mayayaman, hindi mga tycoon, ayan, na kayang magbayad ng milyon. Hindi, maliliit na tao na hindi kayang magbayad ng malaking professional fee. Pero saksakan sila ng dami, sir. So, pagtutulong-tulungan natin to, kakausapin ko itong maraming taong ito, maraming taxpayer, parang ang gusto kong mangyari magkaroon ng tawag nito, yung bayanihan. Ang iba ang bayanihan dito, parang yung naguhulog ka ng pera, ano bang tawag doon? Yung paluwagan, di ba? So, wala kang kaso, pero hulog ka lang ng hulog ng pera doon. Within a year, hulog ka uli. So, iniipon yun. Just in case magkaroon ka ng kaso at kulang yung pera mo, yung naipong pera doon, ipanlalaban sa'yo, certain amount. Okay, siyempre may administrative expenses din tayo. Certain amount ibibigay sa'yo. So, more than sa hinulog mo, yung makukuha mo. Ayan. Pero hulog ka lang ng hulog. So, ibig sabihin, panatagal loob mo, meron kang tax specialista na hindi ka na magbabayad, meron kang lawyer na hindi ka na magbabayad ng malaki. Pero meron ka pa rin babayaran kasi ililimit natin. Siyempre, napakadami nating miyembro. Ililimit natin yung mga gagastusin sa'yo. Parang health insurance, parang insurance, siyempre may limit yung coverage. Hindi lahat libre. So, para maisama natin yung mga unfortunate at mga financially incapacitated na tao. Yun yung pinaka-importante sa ginagawa nating pagsasama-sama.